Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa ating programang Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay tayo ay Martes sa ika-apat na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At maririnig nyo sa ating mabuting balita na hango kay San Juan, Kabanata 10, mga talata 22 hanggang 30, ang pagpapatuloy ng ating diskurso tungkol sa mabuting pastol. Sa ating mabuting balita, sinasabi ng mga tumutulig sa kay Jesus, sabihin mo nga sa amin ng diretsuhan, ikaw nga ba ang Mesiyas na aming hinihintay? Ano ang naging tugon ni Jesus? Ang sabi niya, matagal ko nang sinasabi sa inyo, subalit hindi ninyo pinakikinggan. Ang aking mga gawa, ang patotoo na ako nga ang sinugo ng Ama. Subalit hindi kayo nakikinig. Bakit? Sapagkat hindi ako ang inyong pastol at hindi kayo ang aking tupa. Mga kapatid, binibigyang diin sa ating mabuting balita ngayong araw na ito ang napakahalagang elemento ng ugnayan ng pastol at ng kanyang tupa. Ano yun? Ang elemento ng pakikinig, listening, obedience between the shepherd and the sheep. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag ang isang tao ay tunay na nakikinig? Ang implikasyon nito ay, ang nakikinig ay nagsasagawa. Kung tunay na nakikinig, ang sinasabi ng nagsasalita ay kanyang isa sa buhay, gagawin konkreto. Pag sinabing gawin mo ito, gagawin ko ito. Kapag sinabing pumunta ka doon, pupunta ako. Bakit? Sapagkat na doon yung pagtitiwala ng isang tupa sa kanyang pastol. Ang pagtitiwala ng isang sumusunod at sa nagpapasunod sa kanya. Ginagawa ang sinasabi at iniuutos sa kanya. Pangalawa, ang tunay na nakikinig ay nagpapahayag. Iyon po ang kasunod. Kapag ikaw ay nakinig, ibig sabihin, handa kang ipahayag sa kahit na kanino paman kung ano ang sinasabi sa iyo. Hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot na ito'y sabihin sa iba. Sapagkat alam mo na tama ang ipinapagawa sa iyo. At higit sa lahat, ang tunay na pakikinig, ang ibig sabihin na andoon yung ating pagsasabuhay na kung ano paman itong iniuutos, pinagbibilin ng ating tinatawag na pastol. Mga kaibigan, sa mundo na ating ginagalawan, kung saan napakaingay ng ating mundo, para bang ang hirap makinig? Sapagkat ang dialogo ay nagiging monolog. Isa na lamang ang nagsasalita. O kundi kaya naman, nagkakaroon ng sabay na pagsasalita. Kaya hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Ito man ay sa loob ng tahanan, ito man ay sa ating komunidad, ito man ay sa ating simbahan. Dapat ay mayroong pakikinig. Kapag nagsasalita ang isa ay makikinig. Kapag ang nakikinig naman ang magsasalita, yung dating nagsasalita, siya naman ang makikinig. Magkakaroon ng kabuluhan ang pag-uusap kung mayroong pakikinig. Ang gobyerno at ang taong bayan may pag-uusap. Pero magkakaroon lamang ito ng kabuluhan kung may pakikinig. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan ay may pag-uusap. Pero mangyayari lamang ito kung mayroong pakikinig. Sa loob ng tahanan, magkakaroon din ito ng tunay na ugnayan kung yung nagsasalita ay pinakikinggan. My dear friends, the problem of our world today, we do not want to listen. Let us listen so that we can understand. Let us listen so that we can grow in our relationships. Let us listen so that we can discover and appreciate our differences. Let us listen so that we can together grow as a family, as a community, and as a people of God. Listening is what we need. Kahit gaano kaingay, pero kung handa tayong makinig, mauunawaan ang bawat sinasabi ng pusong nagsasalita at ang pusong naghahanap ng pakikipag-ugnayan.